Biba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsaham mo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Patuloy tayo sa ating debosyon at pamimintuho sa mahal na poong Jesus Nazareno. At sa ating mga pagbasa, maririnig natin na kanyang ikinatuwa, siya'y humanga sa pananampalataya nila. Ipagdasal po natin, patuloy nating alalahanin ang lahat ng mga taong ating pinangakuang ipagdarasal, ang intensyon ng mga may sakit para sa kagalingan, ang lahat ng mga nagnanais makabalik sa pag-abroad at pagbabarko, ang mga naghahanap trabaho, ang solusyon at kasagutan sa lahat nating mga suliranin at problema. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, buong kababaang loob nating hingin ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ako'y ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel ay nagsadya kay Samuel sa Rama at kanilang sinabi, "Matanda na kayo, ang mga anak naman ninyo'y ayaw sumunod sa inyong mga bakas. Ang mabuti, ipili niyo kami na isang haring mamamahala sa amin tulad sa ibang bansa." Nalungkot si Samuel dahil sa kahilingan ng mga tao, kaya't dumalangin siya sa Panginoon. Hinabi naman sa kanya ng Panginoon, "Sundin mong lahat ang sinasabi nila, sapagkat hindi ikaw, kundi ako ang inaayawan nilang mamahala sa kanila." Lahat ng sinabi ng Panginoon kay Samuel
ay sinabi nito sa mga Israelita. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kawal. Ang iba'y sakay ng karwaheng pandigma. Ang iba'y mga ngabayo. Ang iba na may lakad na mangunguna sa pagsalakay. Ang iba'y gagawin niyang pinuno para sa libo-libo at sa lima-limampu. Ang iba'y itatalaga niya sa kanyang bukirin at sa gawaan ng mga kagamitan at karwaheng pandigma. Ang inyong mga anak na babae naman ay gagawin niyang manggagawa ng pabango, tagapagluto at tagagawa ng tinapay. Kukunin din niya ang pinakamagaganda niyang bukirin, ubasan, taniman ng ulibo, at paalagaan sa kanyang mga tauhan. Kukunin din niya ay kasampung bahagi ng inyong ani sa bukid at ubasan para ibigay sa kanyang mga pinuno at mga katulong sa palasyo. Kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae at lalaki, ang pinakamagaganda ninyong baka, kabayo at asno. Kukunin din ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo'y gagawin niyang alipin. Pagdating ng araw na iyon, idadaing ninyo sa Panginoon ang inyong hari na kayo na rin ang pumili, ngunit hindi kayo pakikinggan. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa. Pamamahalaan kami na isang hari magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Ang lahat ng ito'y hinabi ni Samuel sa Panginoon. Hinabi naman sa kanya ng Panginoon, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila, sa buong maghapon ika'y pinupuri, ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yaong hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, bumalik si Jesus sa Kapernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa kanilang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao, anupat walang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitiko na nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya winika niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin para sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Kaya't sinabi ni Jesus sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang ng gilalas at nagpuri sa Diyos. Wika nila, "Hindi pa kami nakakikita ng ganito." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagparitong muli sa Quiapo. Ngayon pong pangkaraniwang Biyernes, 2nd Biyernes ng buwan ng Enero at mga ilang araw lamang pagkatapos ng traslasyon. Muli po nating palakpakan ang ating pong Jesus Nazareno sa kanyang kabutihan na tayo'y muling nasa kanyang harapan. Araw-araw po tayong nandirito sa Quiapo at simula po noong Martes. Tama ba, Martes? Oo, Martes nga po. Hindi ho magkamayaw ang tao sa dami ng mga nagsisimba. Tapos na ang traslasyon, ngunit patuloy pa rin ang debosyon. At harinawa, kahit po hindi Biyernes, ipagpapatuloy natin ang ating misyon upang ang ating debosyon at ang karanasan ng traslasyon ay magpapatuloy taon-taon. Amen? Amen. Yun hong tatlong yon ang mga sub-theme or mga sumunod na tema ng ating tema ng nakaraang traslasyon. Ang ating naging tema, general theme was, ibig po naming makita si Jesus. Eh marami hong nabasa ko sa internet na ginamit nila ang temang ito dahil hindi nila makita ang poon. Either meron hong fog sa loob ng class case or sa dami ng mga deboto, ihos na muling nagsipagpanikan kahit di na naman makita ang Panginoon. Ngunit ngayon, atin pong napakinggan na sabi sa ebanghelyo ng mga tao matapos ang paghihimalang ginawa ni Jesus at pagpapatawad at pagpapagaling, hindi pa kami nakakikita ng ganito. Ibig sabihin, for the first time, sa unang pagkakataon, nakita nila ang kababalaghan ng mga mata nila, nakita ng kanilang mga mata ang kababalaghang ginawa ni Jesus na pinagsabay niya ang pagpapatawad at ang kagalingan. Na ang isang paralitiko ay kanyang
binigyan ng kakayahang muling makalakad. Balik ko tayo doon sa sub-theme. Meron hong translasyon, devotion, at mission. Di po ba? Huwag kakalimutan, sion. Translasyon, devotion, at mission. Na sana ho'y sa buong taon natin bibigyang pansin na ibig nating makita ang Panginoon. Di lamang noong November, January 9, sorry, kundi sana ngayon, tapos na ang translasyon, ipakikita natin at makita nawa ng iba ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagdedebosyon at ng ating misyon. Sa anong paraan? May kasagutan po ang Ebanghelyo na ating napakinggan. Nakatawag pansin sa Panginoong Jesus Nazareno ang isang paralitikong inilapit sa kanya dala ng apat katao. So yung paralitiko hindi makalakad, hindi makatayo, nakahiga. At upang mailapit kay Jesus, kailangan siyang bitbitin o dalhin ng apat katao. Sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus. Kahit anong ginawa ng apat kasama ang paralitiko, lima na sila, binakbak ang bubong upang maibaba ang paralitiko sa mismong harap na kinalalagyan, kinatatayuan ng Panginoon. Take note, ito ho'y bahay nila Jesus, kanyang tahanan. Ang sabi, balitang siya'y nasa kanyang tahanan, bahay nila Jesus. He could have reacted, no? Oy, bahay ko to, bakit nyo sinisira? Ano kayo? Anong karapatan nyong gawin yan? May papa-repair nyo ba yan? Nagpaalam ba kayo? Ba't nyo binabakbak? Pero ho, hindi yon binigyan ng pansin ng Panginoon. Bagkos ang nakatawag pansin sa kanya, isang paralitiko ang inilapit sa kanya sa tulong ng apat na nagbitbit. At ang sabi po sa Ebanghelyo, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, winika niya sa paralitiko ang salita ng pagpapatawad at pagpapagaling. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig. Plural, kanila. So, sino pong sila? Kanila. Of course, yung apat pong nagbitbit, kasama ang paralitiko. Kasi, hindi naman ho pwedeng pinagkaisahan lang ng apat na hindi sang-ayon ng paralitiko. Hindi tumutol ang paralitiko, maaaring siya pa nga ang nag-propose o nag-mungkahi. Hindi rin siya pumalag. Mahirap para sa paralitikong ipanik sa bubong at unti-unting ibaba sa harap ni Jesus. Kaya para sa Panginoon, nakatawag pansin ang pagsasanib puwersa ng lima. Apat katao at ng paralitiko. At dahil dito, iginawad niya sa paralitiko ang kagalingan at pagpapatawad. Now, ito ay napakahalaga nating bigyang pansin na kung nais nating tayo'y mapansin ng Diyos, which all of us desire, lahat naman tayo, hangad natin na tayo'y makatawag pansin sa Diyos, mapansin ng Panginoon, pakinggan ng Panginoon, isa ho ito sa mga sikreto na dapat nating pagsikapang gawin upang matawag ang pansin ng Diyos, upang tayo'y pansinin ng Panginoon, upang tayo'y kanyang pakinggan at paunlakan, may kasama tayo dapat sa pagharap sa kanya. Kasama. Father, may bibitbitin ba ako? Well, kung kaya ho ninyo, isama ho ninyo, sino man. Anak, kapatid, ina, magulang, kaibigan. Kasi ho, sabi ni Jesus ng Poong Nazareno, kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa ngalan ko, ako'y nasa piling nila. Mahalaga sa Panginoon ang higit sa dalawa o tatlo. He does not discount how important one is. Kaya nga, kahit ang isang tupa na mawala, hahanapin niya. Ngunit,
hangat ng Panginoon na kapag tayo'y humaharap sa Kanya, may kasama. Kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa ngalan ko, ako'y kasakasama nila. Kaya, sikapin ho natin na kung nais nating matawag ang pansin ng Diyos, kung nais natin na tayo pakinggan, kasama ang iba sa pagdarasal at pagharap sa Kanya. It may be physical, no? Talagang may kasama tayo. Now, kung wala, sana ho sa atin ho mga ipinapanalangin, kasama din naman ang iba. Kasi ho, come to think of it, kung ang panalangin ko ay para sa akin, Lord, sana gumaling ako. Lord, sana magkatrabaho ako. Lord, sana yumaman ako. Lord, sana bumait ako. Ikaw lang ba anak ng Diyos? Paano naman ang iba na hindi nakakaalala sa Diyos at hindi makapagdasal o hiyang-hiya sa Panginoon? Nais ng Diyos na isama natin at alalahanin ng iba sa pagharap sa Kanya. Kaya, sikapin ho natin na laging may kasama sa pananalangin. Hindi lang ako magdarasal para sa aking sarili, kundi ipagdadasal ko rin ang iba upang lahat ng ating panalangin ng sama-sama ay pakikinggan niya. Yun ho ang nasa likod ng atin hong panalangin ng bayan. Prayers of the faithful. We pray for one another and we pray even for those who are not here with us. Ngayon, tiyak, meron ho kayong pinangakuang ipagdadasal. Di ba nakakakonsensya na nagpasalamat sila and yet hindi naman natin sila naalala nung tayo'y tumatawag at namiminto sa Panginoon. Kaya unang paalaala upang tayo'y pakinggan at matawag ang pansin ng Diyos, may kasama sa pagharap sa Kanya. At ikalawa, dadalawain ko na lang ho para tayo matapos agad. Ginawa ng apat kasama ang paralitiko ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Binakbak nila ang bubong upang mailapit ang paralitiko kay Jesus. They could have turned back. Pwede na sila sana umatras. Sumuko, ay wag na, daming tao. Ang gulo, hindi tayo makapasok, wag na. Sa ibang araw na lang. Pwede ho sanang ganun. Madali silang na-prostrate, madaling sumuko, madaling nabigo. Pero ho, kita natin, masigasig, mapamaraan ang lima. Nagkaisa sila, nagsanib puwersa at ginawa ang bagay na hindi pangkaraniwan para lang makalapit kay Jesus at para maigawad ng Panginoon ang kagalingan sa paralitiko. Pumanik ng bubong, nanira ng bahay upang mailapit ang paralitiko mismo sa harap ng Diyos. Gusto nilang makita si Jesus. Gusto nilang mapagaling ang paralitiko. Kaya't gumawa sila ng paraan. Lagi ho nating naririnig sa taong gusto, ano? Walang sagot. Sa taong gusto, may paraan. Sa taong ayaw, maarte. Daming dahilan. Gusto ng lima, gusto ng paralitiko at gusto ng apat na makita at mailapit ang paralitiko kay Jesus. Gusto niyang gumaling. Gusto nilang mabiyayaan na maranasan ang himala na kanilang napabalitaan kay Jesus. Kaya't ginawa nila ang hindi pangkaraniwan, humanap ng paraan upang matupad ang kanilang mga pinapangarap. At ito ang ikinatuwa at hinangaan ng Panginoon. Hindi lang niya pinatawad ang kasalanan ng paralitiko, hindi lang niya iginawad ang kagalingan, muling nakalakad ang paralitiko, hinangaan pa niya
ang pagkakaisa at ang pagiging mapamaraan ng lima, na hindi nila sinukuan ang dami ng taong nakaharang para lamang makalapit at makita ang Panginoon. Sana ho meron din tayong ganong attitude, mapamaraan. Hindi agad sumusuko. Hindi agad nabibigo. Gagawa't gagawa ng paraan, lalo na sa ngalan ng kabutihan, lalo tigit sa hangaring mapalapit sa ating Poong Jesus Nazareno. Nang sa gayon, ito ang makatatawag pansin sa Diyos sa ating sama-samang pagsisikap at sa ating paggawa ng bagay na di pangkaraniwan upang ang biyaya niya na hatid ay tunay na sa atin manahan. Tapos na po ang traslasyon, ngunit sana ang ating pagdedebosyon at misyon ay patuloy pa ho nating tuparin. Nang sama-sama at gagawa tayo ng lahat ng mabubuting paraan upang matupad ang kalooban ng Diyos, mapasa atin ang biyaya niyang hatid at mapalapit tayo sa Kanya sa ating Poong Jesus Nazareno. Tiyak kung ito ang ating pagsisikapan, ang Diyos na ang hindi magdadalawang isip, Kanyang ikatutuwa at ikalulugod na tayo'y paunlakan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa bawat kahilingan ang ating tugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ulitin natin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Patuloy po natin ipagdasal ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, ang kaligtasan ng lahat ng mga mahal natin sa buhay malayo sa ating piling. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasan mo rin po ang lahat ng may karawan ngayong buwan ng Enero, ang lahat ng mga
magbo-board exams ang mga arkitekto at mga real estates at silang mga dentista na magbo-board exams sa buwang ito, ang lahat ng mga mag-aaral, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasan mo rin po ang mga deboto ng iyong anak na si Jesus, gayon din ang lahat ng mga deboto ng Poong Jesus na Santo Niño. Nawa sa aming pagdiriwang ng kapistahan ni Jesus, patuloy naming matularan siya sa araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos, lahat nating kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, batid mo ang sama-sama naming pananalangin at pagtawag sa iyo. Kami naway kalugdan mo at marapatin mong ipagkaloob ang katuparan ng aming mga pakiusap at kahilingan na hinihingi namin sa ngalan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating nakayanan, kasama na lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapayapaan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaan, asan pinagpala ang naparito? Sa ngalan ng Panginoon,
o sana, sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang magkakapatid sa isang Panginoon, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ikinatutuwa ng Diyos na may kasama tayo sa pagharap sa Kanya, at lalo tigit Kanyang ikasisiya na may ginagawa tayong di pangkaraniwan, mabuti, kasama at para sa iba. Sa pagbibigay niya ng Kanyang kapayapaan, huwag po nating angkinin, bagkus ating pagsaluhan at pagbahaginan ngayon din. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin
ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Minarapat niyang pagpirapirasuhin ang kanyang sarili bilang tinapay upang marami ang mapakain, marami ang magkasalo-salo. Mapalad tayong lahat na sama-samang tatanggap at kikilala sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, nandiyan niyo po itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo,
sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samok ko't dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod, Lunes hanggang Huwebes at Sabado mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon, Biyernes at Linggo mula 5 na umaga hanggang 8 ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong hihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa darating pong linggo ay dakilang kapistahan ng Poong Jesus ang Santo Niño. Kung nais po nating magnovena or siyam na araw ng paghahanda, ngayon na po ang simula ng ating pagsasyam para sa karangalan ng Poong Niño Jesus. At huwag kalimutan, iisa lang po ang Panginoong Jesus Nazareno, ang Poong Santo Niño, na siyang ating pinararangalan at kinikilala bilang mga Filipino. Nawa ang ating init at sigasig sa debosyon sa mahal na Poon ay siya ring ating ipadarama at ipakikita sa Poong Niño Jesus at sa lahat ng mga bata na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Atin pong baunin at tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na Poon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan at mga pangalan nilang di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang mga imahen at dasalan ay iyo ring basbasan. At lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at sama-samang gawin ang kabutihan sa iba. Sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Sabay-sabay po nating awitin ang himno sa Mahal na Poon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva!